Hello mga guys at mga sa mga sima na tulad ko, welcome muli sa vlog ko, yung biyahe na Alex. Naway, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-comment at mag-like. Yung pag-uusapan nga pala natin ngayon, no? Gusto ko lang i-share sa inyo ano ba yung mga benepisyo ng isang siman. No, sa mga gusto maging siman, no, makinig kayo para sa inyo to. Una, siyempre yung helper na tinatawag natin, no, yung pamasahe natin pagpunta natin sa bar kung pupunta natin. Yung pamasahe na yan, isagot niya ng kumpanya o ng principal. Simula pag-alis natin ng Pilipinas, hanggang pagbalik natin ng Pilipinas, libre yan. Wala natin yung iisipin dyan. No? Binibigay yan ng principal ng libre. No? Pangalawa, siyempre yung ating tirahan. Yung ating accommodation. Yung ating accommodation. Alam niyo sa accommodation, ano ba yung nakapaloob dyan? Siyempre, libreng tulugan, libreng TV, libreng aircon, higit sa lahat, libreng wifi. Imagine, wifi, no, libre yan, malaking bagay na yan. Hindi ka nabibili ng load mo. Hindi tulad dati, sabi ng mga seaman, pag tumatawag sila sa mihis nila, $10, no? Ganun kamahal yung tatawag ka lang. Kasi siyempre, mahal na rin yung katpapaano, no? Siyempre, itong free wifi, makakatibit ka. Siyempre, ano pa ba? Pagkain, isa-serve lang sa iyo, no? Kasi may tagaluto tayo. Yung pagkain, kukuha ka na lang sa buffet kasi ang isa lang kainan sa mga barko, buffet, no? Matatagpuan sa crew mess na tinatawag natin, no? Kukuha ka lang ito, kakain ka na lang. At hindi ka na maghuhugas ng plato kasi may mga tagahugas na rin. Ano pa? Siyempre yung ating tagalaba o laundry, no? Yung damit na sinusuot natin, pag napawisa, pag nadumihan, may tagalaba tayo dito. Hindi ka na maglalaba, hindi ka na magkubusot. Libre pa rin yan. Siyempre, ano pa? Yung kontrata. Yung kontrata, ako tulad ko, 6 months ako, no? Tapos 2 months up ako. Aba, magkaroon ka ng kontrata sa pagiging seaman, malaking bagay na yun, no? Ang ibang kumpanya, mayroon silang 8 months, tapos 2 months off. Iba naman, 10 months, and 2 months off. Aba, malaking bagay na yun, no? Nagtrabaho ko ng 6, 8, o 10. Aba, makakaipong ka lang yun. Tapos may 2 months off ka pa para sa pamilya mo. At ito pa yung maganda, lalo sa mga cruise line, no? Yung free lang na kukuha, yung travel. Imagine. No? Siyempre, ang barko, pag dumaan siya sa lugar, aba, pwede kang mamasyal, pwede kang gumimik, pwede kang mamili ng gusto mo pa sa lupa mo, sa pamilya mo. Ano yun ang maganda, lalo sa mga nagtatrabaho sa cruise line, no? Kaya, tingin mo nga picture nila sa Facebook, tagang masaya siya. Kasi first time nila kapatid sa ganung lugar, eh, lahat libre yan, wala tayong babayaran dyan. Kaya ang gagawin lang natin, lalo sa mga gusto maging seaman, siyempre, dapat pag nasa barko na, dapat maging masipag ka, sa trabaho, mahalin mo yung trabaho mo kasi ito na yung magiging karir mo habang hanggang sa magretiro ka, no? Siyempre, ito na yung source of income natin para sa pamilya natin. Kaya, sa mga gusto maging seaman, naku, yung pangarap niyan ay matupad ninyo. Siyempre, yung pangarap niyan
magiging totoo yan pag sinamahan natin ang sipag. Apply na ng apply yung sa ma-achieve natin yung gusto natin at yung pangarap na maging siyamagan sa makuha natin. Guys, no, maraming salamat nga para sa pakikinig ninyo. Naway, sana meron kayong natutunan dito sa binahagi ko. Basta, ang gawin lang natin, sa gusto maging siman, mag-apply, magdasal, para yung pangarap ngayon ay makamit natin. Alam ko naman eh, kamit tayo na sa barko, syempre, hindi naman para sa sarili natin eh. Lagi para sa pamilya natin, para sa kanila, hindi para sa atin. Guys, thank you for watching ha, at maraming salamat muli sa inyong panonood. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless. See you next time. Bye.